Yes, good morning po, kabayan. Maganda umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo. Ang sabi po ng report ay by next week, magsisimula na ang summer? Anytime po ay i-announce po ng PAGASA. So we keep on monitoring, pero sa gaya po ng sinabi natin nung mga nakaraang linggo, posible pong medyo mas maaga ngayon yung dry season kumpara nung isang taon. Nung isang taon ho, medyo April, ano ho? April? Yes po, mga second week po ng April po yun. Ayun. How about itong El Nino? Tuloy-tuloy ito hanggang kailan? Yes, base pa rin po sa monitoring ng DOST PAGASA. So meron pa rin po tayong week El Nino at posible po itong maranasan natin hanggang katapusan ng June. So higher probability of more than 80%. May mga nagsasabi din po ng model na posibleng magtuloy hanggang June, July, August. Mga around 60% po. Although meron po tayong pinaforecast na week El Nino until June, July, August, mababa po yung probability at kung meron man po ay medyo tag-ulan na po natin ito. So taghabagat natin ito. Opo, kasi pag ang alam natin, pag May, June, simula na ho ng tag-ulan yan, Dr. Solis. Yes po, pero sa nakikita po natin ngayon, base po sa latest ng PAGASA, although sinabi nga po natin yung mga areas by end of March ay mga around 10 provinces yung makaka-experience ng tinatawag na drought or prolonged dry spell. Base po sa ating latest na update, so mga 16 na po yung areas experiencing drought po as of yesterday. Opo. Pag sinabi pong weak El Nino, anong ibig sabihin nun ng weak El Nino? Well, gaya po ng sinabi natin, so kapag weak El Nino, kung ikukumpara po natin sa lagnat, ay siya ay sinat. Sinat lang. Kapag moderate ay trangkaso, at pagka po strong ay medyo lagnat or convulsion na po or very strong. Pag sinabi po natin weak El Nino, yung pag-init po ng temperatura ng dagat, kung i-average po natin yan sa loob ng 3 buwan, so yun po yung tinatawag naming Oceanic Niño Index dun sa gitna at dagat Pasifiko. Medyo technical po, pero kapag ang pag-init po ay from 0.5 to 0.9, yun po yung tinatawag nating weak El Niño. So sa kasalukuyan po, yung tinatawag nating indicator na yon ay nasa 0.8 po. 0.8. So nandun pa rin po sa weak El Niño. Kung tatagalugin natin, mahina pa rin itong El Niño na ito. Yes po. Although mahina siya, historically po, ay hindi po pare-pareho yung impact sa atin. May mga may hina pong El Nino na grabe po yung impact sa isang particular na lugar. Meron din naman pong mga moderate El Nino na hindi po gasino ganun ang epekto sa lugar. Dahil nga po, ito ay may kinalaman din sa pagdami o paglakas ng pagdami ng ulan o paglakas ng mga bagyo. Dahil pag may El Nino po, may iba din mong behavior ang ating mga bagyo. Ito mga tanong ng ating mga kababayan. Ano ba daw yung sinasabi na dry spell at pagkakaiba nito sa drought? Ako. Pag sinabi nating dry spell, base po sa PAGASA ay 3 consecutive months na nakakaranas po ng below normal, ibig sabihin po 21 to 60% yung kakulangan o reduction sa tubig ulan na karaniwang natatanggap ng isang lugar. So yun po yung dry spell. Or 2 buwan na sobrang malaki ang kababasan of more than 60%. Dry spell din po yun. Yung tinatawag nating way below normal. Pag sinabi po nating drought, 5 consecutive months na 21 to 60% ang reduction sa tubig ulan. At kapag drought din naman po ay 3 consecutive months na more than 60% ang reduction sa tubig ulan. Pero pareho yung, pwede yung tawagin yung parehong tagtuyot? Tagtuyot, drought, or tuyo. Okay, so asahan nun natin na anytime now, baka pwedeng ideklara na ang PAGASA itong summer. Tora? Opo, dry season po na kung tawagin natin. Season, so wala po talaga tayong technical summer. Opo. Sige, maraming salamat po, Doktora, and good morning.